niya ang pagkain, kung paano nila ito pinapanatili maayos at malinis. Kaya tara, samahan niyo ako. Jessica po. At ito yung pa-order naman na ito. Nang ito yung minuto po yung pangalan. Pangkanin! Ayan! At ito yung ano po yung part na ginagawa yung pangalan. Tiga-serve lang po. Ah, natin po. Kaya lang po yung matagal. 5 months. And ano po yung ano pa? May na po ba kayong customer? Ano sa inyo ang menu? Wala po. Wala po sa inyo. And ano po, paano po kayo nakaka-sure na napapatikin na po yung pagkain? Na ano po? Paano po kayo nakaka-sure na malinis po yung menu? Sinisigurado namin malinis yung pagkain bago i-serve sa tao. Inaayos namin niluto bago ni... May way kasi ng procedure na di namin nakikita na amo lang namin lahat. Mo naman. Di ha, balik-balikan sa amin yan. Ate, sa bawang mapasulo. Dami pong kumakain, araw ba? Paano po yung ano, paano po yung nalang dilingin yung kalimisan nito sa kalender? Lagi na pinapaalala sa mga kasama ko na lagi dapat malinis bago magluto. Pwede sa masarap po ano niya, may malinis din yung kalimisan. Thank you. Ano-ano ba ang mga kariniwang mali na ginagawa ng mga nagtatrabaho sa karinderiya at ang dadahilan ng hindi maganda tignan at delikado pagdating sa ating kalusugan? Una, ay hindi pagsusot ng face mask. Alam natin na ang mga saliva ay bilyon-bilyon na maaaring tumalsik sa hinihandang pagkain at magdulot ng sakit sa mga kain nito. Pangalawa, ang hindi paggamit ng gloves. Madalas ito ang palagi natin nakikita sa iba't ibang lugar o iba't ibang uri ng karinderiya, gaya na lamang sa ating dinokumentaryo sa lungsod ng Marikina. Mapapansin natin sa video na habang nag-deserve si ate, ay wala itong suot na gloves at maaaring dumikit sa kanyang kamay at maaaring makontamina at magdulot ng sakit. Pangatlo, nahayaan nakabuhas ang mga lalagyan o pampalasa o sauce. Makikita rin natin sa video ay ang isang laman ng sauce sa ibabaw ng estante na nakabukas at hindi natlakpan ng maayos. Maaring mapasukan ito ng alikabok at malagyan din ng mga insekto. Pang-apat, walang sapat na lalagyan at pangtakip sa mga gamit. Tulad din sa video na habang kinakausap ng ating interviewer, si ate may kita sa isang likod na walang takip ang mga mangkok na pinaglalagyan ng ulam na maaring dapuan din ng insekto o malagyan ng alikabok. Pang-lima, hindi tamang paglagay ng mga pagkain sa malinis na lugar. Makita rin natin sa video na habang nagluto si ate ay mayroong pagkain sa kanyang gilid na kapatong lang. Hindi natin alam na ito ay natalsikan ng sabon o natalsikan ng tubig na maaaring magdulot ng ating kapahamakan.
Pang-anim, hindi pagsuot ng hairnet. Ang hairnet ay isang kailangan suotin ng isang magtatrabaho sa kusina dahil maaari maglaglag ng buhok habang naghahanda ng pagkain at magdulot rin ito ng sakit. Pang-pito, walang maayos na pwesto. Sa aming pag-iikot, halos masikip at dikit-dikit ang mga kainan dito. At walang maayos na hangin na ang pumapasok at lumalabas dito. At malapit din ang aming napiling karinderya sa palikuran at kung saan mas mataas ang posibilidad na makuha ng sakit dito. Pang-8, hindi maayos na paghuhugas ng mga plato at utensil. Maaring may sabon pang natitira at dumikit na kanin habang na kanilang pagmamadali sa paghugas at hindi na nabanlawan ng maayos. Maaari magdulot ng sakit at sumusunod na kagamit dito. Pang-9, mga towel na nakabalandra lang sa isang tabi at gagamitin upang pampunas sa mga plato. Dahilan upang paglagyan ng bakterya at pagdulot ng sakit. Pang-10, ang hindi pagsuot ng tamang PPE. Dahilan mas mataas ang posibilidad na magsanhi ng foodborne illness na maaring humantong sa malalang sakit. Mga problema ang hindi naman talaga natin maiiwasan, pero mas makabubuti kung kahit na paano ay ito ay mababawasan. Ilan na lamang sa mga maaari natin gawin upang maiwasan ito ay ang paghahati-hati ng mga gawain. Magtalaga ng taong maghugas sa mga gagamitin natin sa pagluluto at ilagay ito sa malinis na lalagyan upang maiwasan na maging kontaminado. Sanayan din ang tamang paghuhugas ng kamay bago at pagtapos maganda ng pagkain. At ang pinakasimple na lamang na maaari natin gawin ay ang pagsuot ng tamang PPE. Inirekomenda rin ng Occupational Safety and Health Organization or Administration ang pagsuot ng tamang personal protective equipment dahil ito ay nakakatulong sa pagpapahusay ng pagpapanatili ng kaligtasan sa pagkain. Ayon din sa iba pang pag-aaral na ang pagsuot ng tamang PPE ay nakakatulong upang makaiwas sa kontaminasyon at mas kaaya-ayang tignan ng mga naghahanda ng pagkain.